Nagmukha akong danad. Nang inis, nang galit. Hi guys! And welcome back to my channel. So for today's vlog, dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-makeup tutorial kasi nga super busy sa duty and wala akong time na umupo at mag-makeup tutorial kasi usually kapag uuwi, lalo nga nitong Ramadan, yung schedule ko is medyo hirap kasi yung tulog ko is putol-putol. So ngayon, since quarantine days and medyo parang kita nyo naman na lumulobo na nga tayo, mag-makeup tutorial tayo since wala pa naman, 1 week pala kaming walang pasok. So first, of course, I'm going to use this Witch Hazel Pore Clear Toner. Hindi nyo nakikita, masyadong malinaw. Ayan siya guys, nakuha ko to sa YesStyle. Ilalagay ko sa card yung haul and yung price kasi alam ko nilagay ko rin yung price dito sa YesStyle, and ilalagay ko rin sa description box below yung aking meron akong pa-code guys sa YesStyle, so check it out guys kung gusto niyo mag-purchase ng ganito. Usually most of my items ngayon is galing sa YesStyle, and this is not sponsored guys. So, let's start guys. Pag toner, mahilig akong nilalagay ko dito sa Innisfree na mist kasi gusto ko kapag every after ng aking cleanser is gustong-gusto kong naglalagay ng mist or ng toner sa aking mukha kasi feeling ko nagda-dry yung skin ko after ng aking cleanser. Nung dati kasi, ang ginagamit kong Witch Hazel is yung, nakalimutan ko yung pangalan, no? Ilalagay ko na lang sa screen. Pero ito, Witch Hazel din naman siya, pero ibang brand. Ito ay Secret Key mula sa YesStyle. And then after that, of course, kailangan muna natin i-prep yung ating skin. So, gumamit na ako ng aking exfoliator, which yung paborito kong Witch exfoliator nga na, nakalimutan ko yung paborito ko pero nakalimutan ko yung pangalan. So ngayon, gagamitin ko itong Red Ginseng mula sa Misha. This is from YesStyle also. Kasi wala akong time na umupo lang and maglagay nito guys. So ngayon, meron na akong time. So yeah, ganito pala siya guys. Hindi siya water, para siyang cream yung ano niya. Para siyang moisturizer yung kanyang laman. And hindi siya manipis. Makapal siya actually. Hindi siya katulad nung first time ko itong gamitin, Red Ginseng mula sa Misha. By the way guys, Eid Mubarak sa inyong lahat dyan. Massage natin. Iwan muna natin yan dyan ng 15 minutes and babalikan ko kayo guys. Para akong danan. Tamang-tama kagabi guys, nanood kami ng danan. Oh my god, nakakatakot siya. Tatakot tuloy ako sa likod ko. May biglang may lumabas na danan dyan. Ay, napos na ang 15 minutes, guys. Guys, alam nyo guys, ang ganda niya kasi ang daming serum. Tapos, ito, alam mo, pwede mo pa siyang i-squeeze. Tingnan mo, may kita niya, merong lalabas. Ayan, ang dami niya. Pero yung kakaiba yung serum, niya, hindi siya parang water. Para siyang moisturizer yung kanyang. So, ilagay natin yan sa other parts of our body para kasi nga, wala tayong sasayangin na ingredients. Kasi mahal siya. Alam nyo guys, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko ngayon na makeup tutorial. Pero let's see. And then after that, gagamit ako ni number 7 na primer. By the way, hindi ko pa siya ito masyadong nagagamit. Nagamit ko siya isang beses and I must say na okay naman din siya. Maglalagay lang ako dito sa sa part lang na talagang bonggang-bongga yung aking pores. So first, gagawin ko muna siguro yung eyebrow ko. I-fast forward ko na lang siguro kasi lagi nyo naman nakikita kung paano ko gawin yung aking eyebrow. So, bibilisan na lang natin. Okay? Hi guys! Wala ang napkin ko guys! Screen. Pasensya na talaga. Nakatingin ako sa viewfinder kasi nga wala akong salamin sa harap ko. So, I'm going to start with my eyeshadow siguro muna bago yung aking base. So, yeah, maglalagay muna ako ng concealer. Alam niyo yan na hindi ako mahilig gumamit ng
eyeshadow primer. Kasi bukod sa gastos pa, bibili pa ako pwede naman kasing concealer. And, kailangan natin magtipid. Then, i-powder natin. Grabe na yung eyebrow natin. So first, I'm going to put this NYX na transition. So ito yung ilalagay ko sa kanyang gilid. First time ko to siyang gamitin, guys, kasi mula nung binili ko to, nag-start ng mag-lockdown, so hindi ko na siya nagamit after that. Parang hindi na ako marunong mag-makeup. Ano ba yan? You always said, itong banda dito na para siyang shimmer. Hindi ko lang kung nakikita nyo. Hindi masyado. Nobody, nobody can take me to sleep. Now I'm here with no one else. I'm back, guys! Nalobot yung cell, yung camera ko. So, pagpatuloy na natin to. Kasi gabi na. Chinarge ko pa siya ng 2 hours. And every day, it doesn't matter where I go, because inside my head is full of your pretty face and beautiful voice. Ooh. Stay matte. Nung unang gamit ko dito, guys, hindi ko siya masyadong nagustuhan kasi super thick ng consistency niya. Pero tumatagal na, nagugustuhan ko na siya since ang skin ko nga is oily. Alam nyo, guys, kanina, habang, kasi after ko mag-pray kaninang umaga, natulog ulit ako. Kasi wala naman akong ibang pupuntahan, tapos wala naman akong kasama. So, natulog na lang ulit ako. And, pagkagising ko, tingin-tingin ako sa Facebook, yung nag-scroll-scroll ako. Kwentuhan lang tayo, ha? Tapos, habang nag-scroll-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung mga post ng mga pamilya ko, yung mga kaibigan ko, ano magkakasama sila, Eid Mubarak, ganun. Yun ang hirap sa mga katulad naming OFW. Pag mga ganyan, halimbawa, kung sa amin na Muslim, yung mga Eid, yung Ramadan, kung sa mga Christian naman is yung mga Pasko, hindi nila nakakasama usually yung kanilang pamilya sa Pilipinas. And kanina parang nakakalungkot lang din. Nalungkot talaga ako kanina bang kasi naiingit ako sa kanila kasi parang hindi man sila nakakalabas, nakakapag-mall at nakakapag-pray sa labas, at least magkakasama sila. Alam mo 'yon. Pero naisip ko rin na I have a lot of things to be thankful and grateful kasi nga una meron akong kinakain sa oras ng Ramadan, and meron din akong may food na nakahanda sa ngayong Eid nga. And then, pangalawa, meron akong tirahan, may bubong akong nasisilungan, and meron akong mga kaibigan na kasama ko ngayong mag-celebrate. And meron akong pamilya na nakukontak ko pag gusto kong nang may kausap. And isipin nyo na lang yung mga ibang tao na wala silang pamilya, wala silang maihandang pagkain sa kanilang hapagkainan. Alam mo yon, so dapat, parang naisip ko rin na, alhamdulillah, may blessed pa rin ako kahit papaano. Then I'm going to use this Maybelline New York na concealer. Matagal ko na rin itong nabili, guys, but I like this one kasi nga medyo ka-ano siya ng skin ko. Saan kayo ngayong Eid, guys? Anong ginawa nyo ngayong Eid sa mga ano natin dyan? Comment down below kung ano yung mga kinabibisihan nyo ngayong Eid. Paano kayo nag-celebrate with your family? Or ano ba, paano nyo na-celebrate? Kasi dito, guys, sa
Saudi, meron silang bagong rule na bawal mag-celebrate, bawal ang mga gathering ng 4 person and above. So, dyan sa inyo, kasi magkakaiba naman tayo ng ano eh, magkakaiba sila ng rules and regulation bawat country. So, dyan sa inyo ba, paano ba? So, isi-set ko lang siya gamit itong powder. And alam nyo yun, meron akong mga supportive na mga kaibigan kapag iftar, ganyan. Sinasamahan nila ako. And kapag may mga gatherings kami dito or may mga kainan, talagang inaantay nila ang yung 7 p.m. para makasali ako sa kainan nila. So, yun, nakakatuwa rin. Minsan, nakakaramdi naman ako ng, syempre tao din tayo guys, so minsan nakakaramdam ako ng inis, ng galit. Pero iniisip ko na lang, it's a lost plan. Plano naman niya to. Magtitiwala na lang ako kung ano man yung plano ni God sa akin. And I'm using this Clear Fix for eyelash. Ito siya guys. Alam nyo guys, ang liit lang. A little goes a long way talaga dito. Ang liit lang niya. Pero super nagdidikit yung lashes doon sa mata ko. I'm always also going to use this. By the way guys, nabili ko to sa Yes Style. Kasama nitong mga lashes na to. Natural lang siya. Kasi since sa bahay lang din naman, so natural lashes lang din ang gagamitin ko. And I think this one is 17SR. Medyo pricey siya, pero a little goes a long way. And super dikit niya guys. Kahit si Ate Chay nasabi niya na super dikit nga nitong lashes na to. And this one is, I got this also from Yes Style. Also 10SR. So super cheap lang din niya. So yun na nga guys, medyo naiinis ako kasi alam mo yun, yung may mga plano ka na ngayong month, pero dahil nga sa nangyayari ngayon, nasira siya. Pero it's God's plan, magtiwala na lang tayo kung ano man yung gusto niyang gawin. Kasi siya naman ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero yun nga, minsan nakakaramdam din ako ng inis. Kasi inisip ko, bakit kaya? Parang inisip ko nga minsan, malas ba ako? Bakit nangyayari to sa akin? Bakit? Alam mo yun? Kasi meron akong mga plano ngayong month na to. Pero hindi nga siya natupad dahil nga sa pandemic na ito. So, sana talaga, guys, matapos na talaga ba ito? Ganito rin ba kayo magpatuyo ng lashes, guys? Ako, ginagamit ko yung bunga ko kasi mainit ang bunga ko eh. And yeah, I'm done with my lashes. Let's proceed to our contour. Hindi ako laging nagko-contour, guys. Alam nyo yan kasi hindi ko alam talaga ako mahilig mag-contour, but we will try today paano mag-contour. Alam nyo guys, itong ginagawa ko, hindi ko alam itong ginagawa ko talaga. So yeah, let's find out kung anong kakalabasan itong aking makeup tutorial. I don't know if this is makeup tutorial, pero hindi talaga ako nagko-contour ba talaga. Try natin mag-contour. I don't know, pero parang gusto kong i-try itong Roman. Actually, lip tint siya. Ayan, Roman siya. Sa Yes Style din, guys. May kita nyo rin to sa Yes Style. Ililip ko sa description box below, guys, yung website ng Yes Style. So, itatry ko nga ito kung, or siguro, ito na lang muna. This one. Yung aking paboritong Love Puka by Caradium.
sa mga katulad ko dyan na may mga plano nga this year, let's try to understand the situation kasi hindi lang naman ikaw ang may nakakaranas ng ganyan. Marami tayo and yeah, ito talaga ang buhay kailangan nating tanggapin. So, naglagay lang ako ng yung Roman na lip tint sa ilalim para magkaroon siya ng something glossy. And I'm going to put this NYX na Pro Fox White dito lang sa ilalim. Today's video, guys. Hope you enjoy my makeup tutorial for today. And after nito, tatanggalin ko rin naman ito. Or, I might say, gagawa rin ako ng konting TikTok lang. So, follow nyo rin ako sa aking TikTok. Wala ako masyadong post doon kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganon, gestures. Hindi ako ganon kagaling. So, follow nyo ako sa aking other social media account. And I think that's it for today's video. Hope you enjoy my video for today. And hindi ko man masyadong na-achieve yung gusto kong i-achieve na makeup. Pero at least, I try my best. So, sa atin dyan, itong mga ganitong pagkakataon, masyado tayong zoom. So, yung mga ganitong pagkakataon na nasa bahay ka lang, wala kang magawa, why not to try something new, yung mga gusto nyong gawin tulad ngayon. Mag-aral kayong mag-makeup, mag-aral kayong mag-painting, mag-aral kayong magluto, tulad ko na hindi marunong magluto. Pero, since may duty nga kami, hindi ako makapagluto. Kahit wala namang pasok, hindi rin ako makapagluto. Total nga, tulad ngayon, hindi ko alam, wala talaga sa passion ko ang pagluluto. Pero at least, inshallah, darating tayo dyan and magluluto ako. So, yun lang guys. Hope you enjoy my video. And sana, happy Eid sa ating lahat. And ano pa nga ba? Inshallah, matapos na rin tong pandemic na to and bumalik na tayo sa normal na pamumuhay. Sana, yung mga gusto natin gawin, yung plano natin ngayon is magawa na rin natin. Inshallah talaga, in God's will, sana mangyari ng lahat. And that is it for today's video. Ililink ko sa description box below kung gusto nyong mag-avail ng mga nabanggit kong product from YesStyle. And thank you so much for watching and bye! I'm not